wars. So once again, I'm telling you the seriousness of the problem and that you must listen. We are awaiting for... about the problem of COVID pandemic. It is getting worse. So once again, I'm telling you the seriousness of the problem and that you must listen. We are awaiting for God's blessing na magkaroon tayo ng vaccine, either from sino dyan na bright boy, China, Russia, America. I'm sure kung meron na sila, they will share it with the rest of the world. In the meantime, habang naghihintay tayo, marami hong problema na pumuputok na. Hirap na nga tayo, wala na trabaho, walang negosyo, and there are people really, you know, you try to mess up with yung kukunti nating ang ating supply, hanggang dyan lang yan, yung inabot. Kasi hindi natin alam ganun kabilis. In 2 days time, patay ka. So, we are trying to manage na lahat magkaroon equally. Equally is equally. Pera pati pagkain. Ano yung parte ko, parte mo yan. Pero maghintay kayo. Huwag ninyong gamitin ang puwersa. I'm addressing the left na yung pangbabastos ninyong slamming about the distribution. Remember, kayong mga left, you are not the government. Naintindihan ninyo yan? Hindi kayo nasa gobyerno and you cannot be a part of what we are planning to do for the nation. Intindihin ninyo yan. Kaya huwag kayong maggawa ng kalukuhan at mag-riot-riot dyan because I will order you detained at bibitawan ko kayo pagkatapos na wala na itong COVID. Huwag ninyong subukan ang Pilipino. Do not try to test it. Alam mo, we are ready for you. Gulo o barilan o patayan, I will not hesitate my soldiers to shoot you. I will not hesitate to order the police to arrest and detain you. Ngayon, pag kayo ang na-detain, bahala kayo sa pagkain ninyo. Kasi ibigay ko doon sa mga luko-luko kagaya ninyo, panggulo, ibigay ko na lang yon sa mga matino pati nangangailangan. Huwag ninyo akong takote ng gulo-gulo. Kasi kung gusto talaga ninyo ng gulo, guguluhin natin ang bayan natin. Total, wala pa naman pagkain. Kung gusto ninyo ng barilan, oh, di sige. Gusto ninyo ng pukpukan, sige. I will not hesitate. My orders are sa police, pati military, pati mga barangay, na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Tindahan na yun. Patay. Eh, kaysa maggulo kayo dyan, di ilibing ko na kayo. Ayun, libing akin yan. Huwag ninyo subukan ang gobyerno kasi itong gobyerno na ito hindi inutil.
Ngayon, tinanggal ko sa politiko kasi maraming reklamo. Tinanggal ko sa politiko yung distribution ng pera, pati ang bigas na pagkain. Binigay ko kay Secretary Bautista lahat na yan kasi itong DSWD may sariling distribution network na yan. Yung pangtawid. So meron, idagdag na lang nila doon sa matatanggap, doon sa recipient ng pantawid. Idagdag mo na lang ang pera na yan doon sa kanila. Kasi kanila yan. Yung pera na yan, inyo yan. Kaya lang, hindi ko man maibabigay lahat unevenly. Kaya ako na ang, kami na sa gobyerno ang distribute pati to determine how much. Do not entertain doubts about dishonesty and corruption. Hindi panahon na yan ngayon. Not this time, ako mismo nagsasabi. Kasi yung iba, nagdi-distribute, kinakating. Instead of 7, gawain yung 5 doon sa itaas sa repacking. Kaya ngayon, DSWD na. At yung pera, DSWD, pati si Secretary Galvez. Naintindihan ninyo yan? Wala na kayong pakialam. Tinanggal ko na ang politiko. Puro na ito sa gobyerno. Mga military ito pero retired civilian na yan. Yung mga goods, bigas, kung ano pang iba ibigay ng gobyerno, bilisan ninyo at pagkain yan. At meron tayo, sabi ko, mayroon tayong ginawang mga hakbang na to sustain us, but only if there is order in the society. Kasi pag maggulo, walang order, walang distribution na mangyari, kasi inaagaw, inaambos, kaya mapipilitan ako na sabihin, wag na wag ninyong gawin yan, kasi I will not hesitate to order to shoot you. Yun namang mga repacking. Well, anyway, it's DSWD. But everybody else connected with the exercise of preparing the food and money, huwag ninyong kaltasan, huwag ninyong kunan. I will not, hindi ko kayo, uhulihin ko kayo and I will detain you. Makalabas lang kayo pagkatapos ng COVID kung dadating. Kung walang magdating na pangkontra ng COVID, then hanggang matapos itong mundong ito, dyan ka sa kulungan. Yan ang gusto mo, nag-warning na ako, gagawain mo pa rin, edi gusto mo. Hiningi mo yan. Ang pera dadating, ang pagkain dadating, huwag lang kayong magulo para smooth. Sa Bisaya pa Hapsay, ayaw o hadloka ang gobyerno. Do not intimidate government. Do not challenge government. Matatalo kayo, sigurado. Magtiis na lang siguro kayo ng delayed delivery. Pero dadating yan at hindi ka magugutom. Hindi ka mamatay sa gutom. Ito namang isa, itong mga trabahante, mga doktor, mga nurse, health workers, attendants and all,
hindi makauwi ng bahay, tinatapunan ninyo ng kung ano-anong mga chemicals na nakakasira ang katawan. Mas una silang mamatay kayong nang sa pasyente doon sa COVID. Yung mga tao na gumagawa ng ganun, I am ordering the police to go around. Huwag kayong mag-standby dyan sa istasyon. Maglakad kayo, tandem, at maghanap kayo ng mga taong bastos. At kung mahuli mo kung ano yung binubuhos niya doon sa health worker o sa doktor, ibuhos mo rin sa kanya para tabla. Eh bakit? Ikaw lang ba ang marunong? Ditikman mo rin yung ginagawa mo and see if it would make you happy. Ulitin ko, do not. Yung mga doktor, putang ina, pagpunta mo doon sa ospital, yun yung doktor na binuhusan mo, yun yung ang maggagamot sa iyo sa loob ng ospital. Yung mga frontliners, huwag kayong mag-alala. I will support and defend you. Ulitin ko, ngayon, DSWD na, kasi sanay na sila sa distribution ng pera, pati bigas. Secretary Galvez will help in the distribution of the money, or he can handle the distribution of the money while leaving Secretary Bautista to attend to other matters. Yan ang warning ko sa inyo, ha. Yung distribution, wag ninyong i-delay. Wag ninyong, sabi ko, meron na akong pinakulong kung makinig kayo sa radyo. At yung sa TV, baka magkamali ako. Baka lang magkamali ako. This is the caveat. Baka magkamali ako. May nakita akong traffic enforcer na lumapit siya doon sa tricycle na puno ng goodies at pinilit niyang kinuha yung isang balot at lumakad siya. I don't know if it was a joke or if it was really intended for him, inuna lang niya. Pero kung pinilit niyang kinuha, ala nakaw, nakita ko sa ABS-CBN, na-retrieve ko yung footage, ipakulong ko siya. Kasali rin siya doon sa ano. So, kayo mga kadamay, wala nang awa-awa. Diyan na kayo. Ang nahuli, wala. I will not tolerate yung sabihin mo na bitawan, mga politiko bitawan. Do not play hero at this time because you would abet, or is it that word, to encourage people to violate the law. Now is the time to set an example to everybody. Hindi kasi ako sanay ng takot-takotin. Not me. So, let this be a warning to all. Follow government at this time because it is really critical that we have order. And do not harm the health workers, the doctors, and everything, because that is a serious crime. At sabi ko sa police, siguro, bawal man yan, pero ako na ang sasagot. Ibuhos mo uli doon sa nagbuhos sa mga doktor pati nurse. O kung kaya mo, ipainom mo lahat para matapos na ang problema natin. Maraming salamat po.
about